guys, guten tag, here from Germany. So for today, first question is, why should I work as a caregiver if I'm a nurse? Second topic for me is that working as a nurse is not easy. It's a heavy job. So first question is, why should I work as a caregiver if I'm a nurse? But before that, I want to emphasize something. The difference sa caregiver, guys, dito at saka sa Philippines, I don't know. But I want to make it lang something here. I just want to make to explain and share with you here in Germany. So, caregiver literally pagka-explain is geriatric nurse. So, yung na-ausbildung ko, ausbildung is the na akong na school, na study is that from first year to third year, we directly sa ano man sa more problem sa mga elder people, right? And the new system starting this year kay binago nila yung name instead na Altenpflegerin, they make it now Pflegefachkraft. If you are a nakahatapos ka ng third year Ausbildung, so you will be I am a Altenpflegerin Fachkraft. So now it will be a Pflegefachkraft. So it doesn't really change anything. I mean, there's no so much difference, just the name. So now I am Pflegefachkraft because I did the 3 years. And the new system is in this school system, instead of they will first year is instead na magdiretso sila ng geriatric. Such first year, if they will ano pa, they will make it like kindergarten and for the kids, for the older people, for the in like they will go first in hospital and so on. So after first year, so they can decide if you want to focus more in kids, or you want to focus more in geriatric, or in you want to focus more in a hospital. So something like that after the first year. So but it doesn't really make difference, guys, because for us, the one who had the older school system, we also had to learn such medicine, we learn like the whole anatomy and so on. So that doesn't really make so much difference for those who are trying to I will be making such Pflegefachkraft with everything and so on, learning to like halos kailangan mo nang aralan lahat. Hindi, after 1 year sa inyong Ausbildung, you will focus kung gusto niyo ba sa geriatric, or gusto niyo ba sa kids, or gusto niyo ba sa hospital, like that. So but it's not as I said, walang masyadong kaibahan ba. So the question is, why should I work as a caregiver if I'm a nurse, right? Why should you? But guys, please stop that ano yung tawag niyan? Yung ano ba na, ano ka lang, caregiver ka lang, di ba? Parang ganun. Hindi, kasi alam nyo guys, dito, I'm not sure kung sa Philippines yung caregiver na pinag-aralan nyo matatanggap dito. I'm not sure. Because dito, it's a profession. It's kung yung pagtingin ng mga tao sa Pilipinas ng mga nurse na, wow, grabe, nurse siya, wow. Dito, ganun din. Yung kung caregiver ka, or Pflegefachkraft, or Altenpflegerin ka, parang ganun din yung sa mga ano, Altenpflegerin. Yun nga lang, kasi yung parang ano lang sa kanila ba, kasi hindi masyado malaking sahod, yun lang ang pagkaiba. Pero yung sa pananaw nila, wow, ano siya, ganyan yung trabaho niya. Fachkraft siya, ganun, wow, ganun din. So wag niyong ikumpara yung ng school sa Pilipinas at saka nung caregiver dito, kasi iba. The same ang ano lang level ng pinag-aralan namin sa mga nurses. So if you guys are nurse in the Philippines and you just finish your study and then gusto nyo magpunta dito, I'm not sure kung ma-qualified kayo, kasi you need still B1, that's a German course, and also you have to ano ba yung ipa-translate yung ipa-evaluate yung ano nyo, yung certificate nyo,
So maybe some, I don't know, please comment down below kung kayo ay na nurse na after graduate sa Pilipinas tapos nag-evaluate dito na ano kayo na na-fuckcraft ang ano niyo ang inyong certificate sa school. So that's really wow. I can say wow, super. Because here maybe sa iba helper yung ano nila yung certificate nila. But I'm sure I knew someone nga nurse siya sa Philippines pero she already had experience. So she had already like I don't know how many years experience in the Philippines and she have now here as like a licensed registered nurse dito na ano yung certificate niya. So at saka guys dito alam nyo kung ikaw ay mag-aaral ng Altenpflegerin or Pflegefachkraft kung ikaw gusto mag-Ausbildung go kasi alam nyo wala namang mawawala di ba kung ikaw ay mag-Ausbildung mag-aaral kasi alam nyo guys I didn't thought also before na may ganung klase pa lang profession di ba kasi sa atin sa Pilipinas magkakasama lahat yung mga lola lolo at saka mga mama mga ano niyo di ba magkakasama lahat so why we should take that profession trabaho natin yan di ba it's our ano na at our obligation na mag ano magbantay sa ating mga magulang mga lolo lola di ba ganun so why should I take that course wala so dapat nurse ka ganun sa Pilipinas di ba dito hindi guys kasi nga alam niyo na dito after sa mga kids nagtatrabaho nag-iiba na ng ano ng buhay hindi na sumasama sa hindi na nag-stay sa mga parents niya of course there are some but I mean mostly they don't live together with their parents forever so yung parents nila need talaga ng mga assistant or need talaga ng someone who will take care for them for such a long time or such short time yeah so please kung gusto niyo mag-Ausbildung go kasi nga meron kayong malalamang as in hindi ko akala ko nga before guys mag ano ba yan Altenpflege akala ko ba magpupunas lang ako ng puwet or magpapakain lang ako sa kanila wow grabe I have to learn such using like port and you or changing the catheter I mean changing itself guys not the doctor but I'm the one who will change the catheter and also giving insulin or such changing stomach bags and so on such things guys I didn't thought that I have to do that kasi nga akala ko nga magpupunos lang talaga ako ng puwet sabi ko nga ang hirap kaya niyan or kaya uy kadiri ganun no please there's so many ways so many materials that is already now here that we can use to avoid such situation na magdidiri ka na kadidirian mo yung trabaho mo. No, please not. So, kung gusto nyo mag-Ausbildung, guys, please go. Kasi, marami kayong matutunan. Sa Pilipinas nga, di ba? Pag yung matanda, may problem yung like shaking something sa part sa body nila. Or kaya, magsasalita ng ganun, ay na ganun yan. Or kaya, may problem sa isang person. Sasabihin natin, ay nabuang na. Na crazy na yan. Di ba ganun? Like, yung thinking natin, ganon, nabuang na siya. Yung konting ano, diferensya ng isang tao sa Pilipinas, sasabihin, ay, nabuang na siya. But, guys, no. That person might be something, may problema siguro sa part ng body niya. May problem siya sa health, ganon. Kaya, dito, talagang dito, na ang dami kong natutunan about health, guys. So, please, if you want to study here, go, you want to make an Ausbildung, so go. Kasi it's your chance. It's not everyone, guys. Not everyone has a chance nga maka-Ausbildung dito. Kasi nga, they also want your papers. They first give your papers and they will maybe say, okay, you can make an Ausbildung here. But if you don't, then no. Not everyone has a chance, guys, na maka-Ausbildung dito. So, if you have a chance, then grab the opportunity kasi marami kayong matutunan. So, please, don't compare na, ano lang siya doon, nurse lang siya doon, or caregiver lang siya doon, tapos nakagraduate siya sa Pilipinas. Ano ba yan, nurse siya sa Pilipinas? Tapos dito, magtatrabaho lang ng, ano, Pflegecraft or Altenpflegerin. Please, no, don't compare, don't think such like that kasi ang hirap ng aming pinagdaanan na pag-aaral guys
Yeah, I mean, not that so really hard. I mean, just, it's not easy. Because first, German. The language is German. First, it's German. And then also, yeah, your competition, I mean, your colleagues and so on, they also want to see that you are capable sa mga sa profession na yan. Okay? So, and yes, just because you are registered na in the Philippines na, ay, ano lang dyan. So, just grab. At alam nyo guys, marami kayong ano opportunity kung may work experience na kayo dito. Tapos, pwede kayo mag continue ng masteral. Like, you are going for expertise for the wounds and so on. Or going for, yeah, there are such other masteral na gusto nyong kunin pagkatapos ng ilang years na experience nyo. Pwede kayo dyan. But as I've said, marami kayong matutunan kung kayo ay mag-ausbildung dito. At saka kung kayo ay, kahit nga guys sa Philippines na mga registered nurse tapos nakatrabaho dito, kahit sila, nasabi nila na wow, hindi nila nagawa yun sa Pilipinas, hindi nila magagawa yun sa Pilipinas yung ginagawa nila ditong trabaho. I mean, such work nga ang aming ginagawa, hindi nila nagawa sa Pilipinas. Kasi nga, mga doktor lang ang pwedeng gumawa noon. Doon. Dito kami gumagawa. Yes? So, I hope I make such explanation clear for you. And yes, if you have, of course, it's just my opinion and just my experience. If you guys experience something else, just you are free to comment or to send me a message to make for me again to the next video clarify. So the second topic is about ang hirap ng trabaho ng isang caregiver. Guys, for those who are saying such na caregiver is not easy, it's a heavy job, please, kung siya mismo hindi nagtatrabaho, hindi nakapagtrabaho niyan, please don't let that sink in your mind. Kasi dito, maraming machine, guys. I mean, there's such machine na you can lift that person, that patient, like over 100 kilos, you can lift him up or her up out from his bed to his wheelchair. There are such machine. You don't have to give your all energy or your yung lakas mo mismo. Hindi. At saka kung kailangan yun man, kung wala mang ganun, hindi mo siyan bubuhatin ng mag-isa. Kailangan tawagin mo yung colleagues mo para kayo dalawa. And there are so many techniques, guys, like kinesthetic, to how to provide, to avoid such situation na masira yung katawan mo or maanuhan yung likod mo, ganun. Maraming techniques. So there are, malilearn mo yan sa school kung how to, yes, to such situation ba, to carry or to make such moves sa imong patient. Hi, Bisaya gyud. Sorry. So yes, I'm just trying to explain that you everyone can understand. Yes, and of course there are such situation na mag-isa ka, hindi naman niya mawawala. But you know guys, there are more job na mas mahirap pa. You think that sales lady na nagtumatayo ng how many hours, hindi yan masakit, hindi yan mahirap. Guys, napakahirap yan. hindi yan madali sa paa. Baka nga, someday magkaano ka pa niyan, magka problema ka pa sa likod mo, or magka problema ka pa sa thrombosis mo, or kaya na ano, I don't know. Yeah, it's not also easy job. And I said, you don't have to, mag-isa, may kaibigan. Sa akin nga, ako, ambulante ka sa ako, diba? Outpatient ako. So, mas more ako ng driving. Tapos yung, minsan nga na, sumasakit pa yung upuan ko kasi nga, mas more pa ako nagda-drive. Tsaka yung trabaho ko, pinupuntahan ko, hinuhubaran ko ng strumfe, ng compression, stacking yung patient ko, yun lang. Tapos magda-drive ako na naman ng 5 minutes away para lang ng next patient. Mas more ako ng drive. So, mas natatired pa ako sa pagda-drive. So, yes. And, of course, there are such situation na
hectic talaga ang time. So yes, but not easy. Yes, but you know, as I said, hindi madali kahit nga saan, kahit nga sa ibang departments, kahit sa ibang work, there are such situation na hindi matalaga madali, wala namang madali. So yung nagsasabi na ay mahirap yan, ay ano ba yan, mabaho, blah blah blah, that my god, there's so many materials na you can use to avoid such baho, diba? At saka yung ano nga, paglilift mo, may there's a lifter and so on, lifter. And yes, so please, if you want to make an ausbildung for caregiving or pflegefachkraft, guys, please go. And masasabi mo talaga ay ang ano pala naman ng ano nito, yun nga lang, I mean, hindi naman pala mahirap, yun nga lang, hindi talaga siya mako-compare yung sahod, kasi nga there are such sahod na work na mas more ang sahod, di ba? Kung sa situation lang na sa kadami-dami ng ano ko, obligation ko, ganun lang yung trabaho, yung sahod, yes, of course makakaano ka talaga ng ganyan, di ba? Pero and also the problem is the salary na compare ka sa iba. Tapos sa second is that mag-work ka ng weekends every now and then, and also holidays you have to work sometimes as well, di ba? Yun nga lang yung pagka problema. Pero but for that, guys, you won't lose, hindi ka magka jobless, you won't be a jobless, guys. So yes, for those na gusto mag-ausbildung or magtrabaho, go, kasi it's really an opportunity. Yes, of course, after years, if you don't like to work for dito na, so pwede ka naman mag-aral ulit, pwede ka mag-shift ka ng ibang work, why not, diba? Just to earn experience, guys. So I hope I did such explanation na naintindihan nyo, at saka such question na gusto nyong itanong. So I hope you enjoy my video as well. I hope next video I can think something else na such question ba na para sa inyo na ma-share ko. And yes, if you have such question, please do so, and I would love to share with you guys. I hope you a very lovely day. Have a nice day. Bye.